Marahas akong napalingon nang makarinig ng mga kaluskos. Luminga ako sa paligid. Bukod sa mga halaman at bulaklak ay ako lamang ang nag-iisang naroon. Yun na naman ang mga kaluskos at may pakiramdam ako na nangagaling ang ingay na yun mula sa itaas. Kinakabahan na tumingala ako sa puno. Huwag naman po sana nakapre. Ngunit isang nilalang ang nakita kong nakasabit mula sa mga sanga ng puno. Kung ano ang ginagawa niya roon ay hindi ko alam. Ang una kong naisip ay baka isa siyang magnanakaw. Sa tingin ko ay nanggaling siya mula sa mataas na pader at tumawid sa malagong puno na yon para makapasok sa loob ng bakuran. Humakbang ako paatras at hinintay ang pagbaba ng nasabing magnanakaw. Lagot ka sa akin ngayon. Pagsayad ng mga paa niya sa lupa ay agad ko siyang sinunggaban. Ngunit imbis na siya ay ako ang nasorpresa sa sumunod na nangyari. Ang bilis ng reflexes niya. And the next thing I knew, walang kahirap-hirap na binalibag niya ako sa ere. Napangiwi ako nang maramdaman ko ang pagbagsak ng katawan sa lupa. Nabalian niya ta ako ng buto. Subalit sa kabila ng pananakit ng kalamnan ay pinilit kong bumangon. Hindi ako makakapayag na magpatalo sa kanya. Pero teka, bakit mayroon siyang mahabang buhok? Hindi ako sigurado nung una. May kadiliman kasi ang kinaroroonan niya. Pero base na rin sa bulto ng kanyang katawan at sa mga kilos niya, hindi ako pwedeng magkamali. And my instinct told me, isa siyang babae. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin ako makapaniwala sa nalaman. Ang nasabing nilalang na may mahabang buhok ay isa palang babae. For a record, siya pa lamang ang bukod-tanging nakakagawa nito sa akin. At mas ininda ko ang nasaktan na ego kaysa sa katawan na bumagsak sa lupa. Never in my life na nakita ko ng pisikal ng isang babae. Baka sakali ngayon pa lang. At kung magtatangka pa siya nasaktan ako, mapipilitan akong labanan siya. Tulong! Pigil ko sa tangka niyang pag-atake. Napaatras ako ng ilang hakbang palayo sa kanya. Mahirap na. Baka sa susunod na mabalibag niya ako ay mahati ang katawan ko sa dalawa. Anong ginagawa mo rito? Magnanakaw ka siguro? Matapang kong tanong at muling umatras upang makasiguro. Ako? Magnanakaw? Her finger pointing at her. Then I heard her chuckled. Do I really look like one? Pagkatapos ay hinagod niya ng tingin ang kanyang sarili at mukhang nadismaya siya sa nakita. Then I saw her teeth flash. Mamang ano? Mukha lang po akong madungis pero ang totoo, dito ako nakatira. Nagdududa na tinitigan ko siya. Baka kasi taktika niya lamang ito para maisahan ako. I swear, itinaas pa niya ang kanyang kamay. Dito talaga ako nakatira. Kahit tanungin pa ang gwardiya sa gate. Pero hindi pa rin ako kumbinsido sa sinabi niya. Dahil kung totoo na kilala siya ng gwardiya ay hindi siya aakyat ng bakuran para lamang makapasok. Mamang ano? Hindi po ako nagsisinungaling. Anya nang huwakbang palapit sa akin dahilan para mapaatras ulit ako. Stay where you are. Napahinto naman siya. Relax, hindi naman ako nangangagat. Marahil hindi nga. Tiningnan ko siya ng masama. Pero kung makabalibag ka naman, daig mo pa ang isang lalaki. It's your fault. Ginulat mo ako. Humagikik na sabi niya na parang bata. Anyway, at your back, there's a secret passage to the maid's quarter. Kung gusto mo, linisin natin sa loob ang coat mo. I don't think na makakabalik ka sa party na ganyan kadumi ang suot mo. Humakbang siya patungo sa tinutukoy at tuloy-tuloy na hindi man lang lumilingon sa akin. Naiwan ako sa kinatatayuan ko. Maid's quarter? Ibig sabihin, isa siya sa mga katulong sa mansyon na yun? Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Napapit lang ako nang bigla na lamang siyang sumigaw mula sa likuran ko. Hindi ako makapagdesisyon kung susundan ko siya. Hindi ko alam kung dapat ko bang pagkatiwalaan ang isang katulad niya. Hanggang ngayon kasi ay hindi nawawala ang kaba sa dibdib ko. Ewan ko ba? Nagtataka ako sa bilis ng pagtibok ng puso ko. Pero nang makita ko ang nadumihang coat, naisip ko na tama siya. Hindi ako makakabalik sa party na ganito ang itsura ko. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko pagkatapos. Bahala na. Punasan mo ang sarili mo. Inabot niya sa akin ang isang malinis na bimpo na bahagya niyang binasa sa gripo. At ubili na kinuha ko yon na hindi inaalis ang pagkakatitig sa mukha niya. She's right, madungis nga siya. Hindi ako sigurado kung ano yung kulay itim na bahid sa mukha niya.
Ganon din ang kanyang puting t-shirt na punong-puno ng mantsa pagkatapos niyang hubarin ang suot na leather black jacket. Naroon kami ngayon sa may kitchen. Pagkatapos naming magpasikot-sikot sa tinutukoy niyang secret passage ay basta na lamang kami nagpadpad roon. Obvious na pamilyar ang babae sa lugar na yon. At sa tingin ko ay nagsasabi siya ng totoo. Akin na yung coat mo. Inilahad niya ang kamay niya sa akin. Wala sa loob ko na hinubad yon at ibinigay sa kanya. Sorry kanina, hindi ko sinasadya, pagpapatuloy niya. Wala kong intensyon na saktan ka, subalit bigla ka na lamang sumulpot sa likuran ko at talagang ginulat mo ako. Ano ba kasi ang ginagawa mo roon? I don't know, maybe the party makes me bored. Basta na lang akong dinala ng mga pako sa lugar na yon. Bored? Nag-angat siya ng mukha at tsaka ngumiti. Kung sa bagay, kung akong nasa kalagayan mo, walang duda na mababored din ako sa ganong klaseng party. Then suddenly I just stopped and looked at her. I couldn't explain why I was amazed by her simple smile. Pat! Sabay kaming napalingon sa sumulpot na matandang babae sa may pintuan. Patay! Narinig kong sabi ng dalaga sabay tapik sa kanyang noo. Mukhang siya ang Pat na tinutukoy niya. What a name! Saan ka naman ang galing, bata ka? Kanina ka pa namin hinaha. Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang makita ko. Pat, sino siya? Siya ba ang nobyo mo? Hindi po, mabilis na sagot ng dalaga. Bisita po siya sa party. Bisita? E bakit siya narito? Walang nagtangkang sumagot sa aming dalawa. Anong nangyari sa damit mo, iho? Nilapitan ako ng matanda. Bakit ang dumi mo? Pat, ano namang kalokohan ang ginawa mo? Wala po siyang kasalanan. Mabilis kong sagot. Ang totoo po kasi, siya po ang may kasalanan, Nay. Mabilis na turo ni Pat sa akin na ikinabigla ko. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Kahit tanungin niyo pa si Mamang ano, akala siguro niya ay makukuha niya ako sa panlalaki ng kanyang mga mata na parang hindi rin naman lumaki dahil may pagkasingkit ang mga yon. Ang totoo, nakita ko po siyang umakyat ng pader at nakalambitin sa puno. Hindi. Akala ko nga po ay magnanakaw siya. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na makapagprotesta. Bala ko po sana siyang lapitan, pero pinaglihi niyo yata kay Jackie Chan tong anak niyo at pinagbagsak ako sa lupa ng walang kahirap-hirap. Umakyat ka na naman ng pader? Wala ka talagang kadaladalang bata ka. Bigla na lang piningot ng matanda sa tenga ang dalaga. Aray! Nay naman! Napangisi lang ako. Nasaktan ka ba, iho? Pagpasensya mo na tong anak ko. Nay, ako ba hindi nyo tatanungin kung nasasaktan ako? Reklamo ni Pat. Hindi pa rin kasi binibitawan ng kanyang nanay ang kanyang tenga. Hindi ko ito bibitawan hanggat hindi ka nagtatanda. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag ka nang aakyat doon. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Okay na po. Wala namang kaso sa akin yon. Biglang kambyo ko. Hindi ko rin pala kayang makitang nasasaktan si Pat. Bukod doon ay pulang-pula na ang kanyang mukha. Iho, ako nang humihingi ng paumanhin sa'yo kung ano man ang ginawa sa'yo ng batang to. Kinuha niya sa akin ang hawak kong bimpo at siya na mismo ang naglinis ng nadumihang damit. Wala po yon. Hindi naman po ako nasaktan. Pagsisinungaling ko at sinulyapan si Pat na halos sumayad na sa lupa ang nguso habang hinihimas ang nasaktan na tenga. Pat, humingi ka ng tawad sa bisita natin. Hindi naman po natin siya bisita. Bisita siya sa party. Pat? Sorry ulit. Hindi maipinta ang mukha na wika niya. Kahit ang totoo ay wala naman akong kasalanan. Aray! Napaigtad ang dalaga nang bigla na lamang siyang kurutin ng matanda sa tagiliran. May pagkapasaway ang babaeng to, but I think she has a good heart. Hindi niya ako tutulungan kung wala siyang malasakit sa kanyang kapwa. Kung hindi niya pa tinawag na Nay ang matanda kanina, hindi ko iisipin na mag-ina silang dalawa. Bukod sa napakalayong agwat ng kanilang mga edad, wala naman silang pagkakahawig. Kanina ko palihim na pinagmamasdan ang dalaga. Nakasisiguro ako na maganda siya kung wala lang bahid ng dumi ang kanyang mukha. At pamilyar sa akin ang kanyang mga mata. Parang mayroon akong kakilala na may katulad sa kanya. Hindi ko lang mabigyan ng pangalan kung sino. Nanlaki ang mga mata ni Pat na tumingin sa kanyang ina. Si Elvera! Bulaslas ng matanda. Hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari. Pero may narinig akong may mga yabag na patungo sa kinaroroonan namin. Kailangan mo nang umalis dito. Now!
Tinulak ako ni Pat patungo sa pintuan kung saan kami nanggaling kanina. Dito ka na lumabas. Tanda mo pa naman ang dinaanan natin kanina, di ba? Sige na, umalis ka na bago pa niya makita. Pasensya ka na iho pero kailangan mo na talagang makaalis. Kahit nagtataka ay napasunod na lang ako. Ngunit bago ako tuluyang lumabas ay muli akong lumingon sa kanila. Mamang ano, yung coat mo. Inahagis niya yon na maagap ko namang nasalo. I smiled at her. Thanks. Tumango lamang si Pat na bahagya kong ikinadismaya. Akala ko pa naman ay makikita ko ulit ang kanyang napaka-rare na pagkangiti bago ako umalis. Ako naman ito si Tricia. Patricia May? Halos mapangiwi ako nang marinig ko ang kumpleto kong pangalan. Hindi ba pwedeng Tricia na lang o kaya Trish? Pwede rin naman Pat. Yun naman ang madalas itawag sa akin ni Nanay Ising. Patricia May! Pumihit ako paharap sa kanya at hindi na ako nagulat sa naging reaksyon niya nang makita ako. Eksahiradang napaawang ang kanyang bibig na tila ngayon lamang siya nakita ng madungis na nilalang. Oh my! What happened to you? Lumapit siya sa akin at hindi malaman kung paano niya ako hahawakan. Why do you look so dirty? Napangiwi pa siya nang daanan niya ng tingin ang kabuuan ko. Ma'am, kung makareact naman kayo parang ngayon niyo lang ako nakita na ganito kadungis. The woman that I was talking about is no other than my biological mother. Tell me, nagpunta ka na naman ba sa talyer ng kaibigan mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Ma'am, I love doing stuffs like that. Yun ang passion ko. Ang tinutukoy ko ay ang pagkukumpuni ng mga sirang sasakyan at motorsiklo. Yun ang dahilan kung bakit palagi akong madungis sa tuwing uuwi ako. I will not argue with you. Now, young lady, go to your room and clean yourself. Bahagya niya akong tinulak palabas ng pintuan. I will call Susie to fix you, okay? But, gusto ko na sanang magprotesta. The party is not yet over and your father is waiting for you. Napasimangot ako. I know she was lying. My father doesn't even care kung umattend man ako o hindi ng party. I can't go, ma'am. Huminto ako at muling pumihit paharap sa kanya. Kumunot ang kanyang magandang noo. I don't have dress to wear. Where is the gown that I bought for you? Nanlalaki ang kanyang mga mata. Patricia May? Ano na naman ang kalokohang ginawa mo? Nothing, ma'am. Mabilis na sagot ko at lihim na sinulyapan si Nanay Ising na napapailing na lamang. Don't worry, ma'am. The gown is safe. Pinahiram ko lang muna kay Jayan. Naawa ko sa kanya. Wala raw siyang susuotin sa party. Ang tinutukoy ko ay ang pinsan na kasing edad ko rin. Nagdududa na tiningnan ako ni Mami. Hindi ko nakita si Jayan sa party. Ma'am, sa dami ng bisita malamang hindi nyo lang siya napapansin. Narinig ko siyang humugot ng malalim na paghinga. I don't know what to do with you anymore. Sinapupan niya ang noo na tila anumang oras ay hihimatayin siya. Nanay Ising, ikaw na ang bahala sa batang yan. Ayokong ma-stress. At tuloy-tuloy siyang lumabas pagkatapos. Alam mo naman na espesyal ang araw na to para sa kanya. Hindi mo pa pinagbigyan ang mami mo. Nilapitan ako ni Nanay Ising at sinimulang punasan ang madungis kong mukha. Hinayaan ko lang siya. Maliit pa lang ako ay siya na ang nag-aalaga sa akin. Mas hands-on pa nga siya kaysa kay mami. Kaya masasabi ko na mas close ako sa kanya kaysa sa sarili kong ina. I don't like parties. Alam niyo naman po yun, Nay. Hindi siya kumibo. Alam niya na walang makakapilit sa akin. Nay, ngayon ba i-announce ang engagement ni Ate Pamela? Bigla kong naalala ang tungkol doon. Ang totoo, kahapon ko lang yun nalaman at sa ibang tao pa. Ako na kamag-anak ay walang kamalay-malay sa nangyayari sa sarili kong pamilya. Hindi ko alam, wala namang nababanggit si Elvera. Patuloy pa rin si Nanay Ising sa paglilinis sa akin. Napanguso ako. Akala ko dati imbentong kwento lang ang tungkol sa kasunduan ng mga Alejo at Monreal. Sino mag-aakala na magiging bahagi pala si Ate Pamela ng matandang kasunduan na yon? Tumawa ng mahina si Nanay Ising. Ibig sabihin pala ay hindi ka naniniwala sa ikinikwento ko sa'yo noon? Nay, nagtataka lang kasi ako. Parang may hatid na kamalasan ang kasunduan ng dalawang pamilya. Hindi ba sa tuwing mayroon silang pinagkakasundo ay hindi naman nagkakatuluyan? Sa pagkakatanda ko ay panahon pa ng lolo ko ang tungkol sa kasunduan na yon.
Ayon kasi sa kwento, matalik raw na magkaibigan ang dalawang matandang Alejo at Monreal. At dahil doon ay nabuo ang isang kasunduan na pag-isahin ang dalawang angkan. Ikaw na bata ka, paano mo naman nasabi na malas? Katulad na lang ng nangyari kay Lula Paulina. Pinagkasundo siya sa isang lalaking Monreal na hindi naman niya gusto. Kaya hindi ko siya masisisi kung bakit mas pinili niyang makipagtanan sa kasintahan niya. At dahil doon ay itinakwil si Lula Paulina at tinanggalan ng karapatan bilang Alejo. Ganon din ang nangyari kay Tita Pinky. Although hindi siya nakipagtanan sa iba, hindi pa rin natuloy ang kasunduan dahil pinili niya na maging madre. Wala raw nagawa ang dalawang angkan sa naging desisyon ng tiyahin. At dahil sagradong katoliko ang magkabilang panig ay hinayaan na lamang nila ito sa piniling bukasyon. Pero hindi ibig sabihin ay kamalasan din ang dala nito para sa Ate Pamela mo. Giit ni Nanay Ising, pero hindi ako kumbinsido. Sa pagkakaalam ko ay may boyfriend si Ate Pamela, kaya nga nagulat ako kung bakit pumayag siyang magpakasal sa iba. Hindi kumibo si Nanay Ising. Kung sa bagay, hindi na dapat ako magtaka. Alam ko naman na sunod-sunuran siya sa mga kagustuhan ni Daddy. Pagpapatuloy ko. Ewan ko ba sa kanya? Masyado siyang mabait. Hindi siya marunong tumanggi. Patunay lang na mabuting anak ang kapatid mo. Wika naman ni Nanay Ising. Sumimangot ako. Ibig sabihin na hindi ako mabuting anak? Sa aming tatlong magkakapatid ay ako ang pinakapasaway, sutil at matigas ang ulo. Kaya nga madalas kami magtalo ni Daddy. Ayoko kasi na manipulahin niya ang buhay ko katulad ng ginawa niya kay Ate Paula at Pamela. Bigla akong kinabig ni Nanay Ising at mahigpit na niyakap. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Lahat kayo ay mabuting anak. Kayong tatlong magkakapatid, nagkataon nga lang na pasaway ka. Nay naman, hindi naman mabiro ang bunso ko. Muli siyang tumawa at lalong hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Pero paano na lang kung hindi na naman matuloy ang kasunduan? Anong ibig mong sabihin? Paano kung may mangyari na naman na hindi natin inaasahan at sa pangatlong pagkakataon ay hindi matuloy ang kasunduan ng dalawang pamilya? Ano kayang mangyayari? Huwag kang mag-isip ng masama, hindi pwedeng mangyari yun. Pero paano kung, Pat, hindi na ako nagpumilit pero duda talaga ako na hindi na naman yun matutuloy. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kasunduan ng dalawang angkan? Ang kasunduan ng kasalan ni Jared at ang kapatid ni Patricia na si Pamela. Yan ang ating aabangan sa mga susunod na tagpo ng ating kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat po.